Pinoy Town Hall, meeting dito pa rin po sa TFC. Pinakamaraming OFW po sa Middle East at malaki po ang kanilang contribution sa kaba ng bayan ng Pilipinas dahil ano po sa kanilang mga remittances. Sa Dubai, ito po ang kanilang sitwasyon. There are about 250,000 Filipinos working in Dubai. But in the Middle East, including Saudi Arabia and the whole United Arab Emirates, there are about 2 million OFWs working there. Many work as engineers, nurses or hospital workers, accountants, construction workers, restaurant industry, and thousands work as domestic maids in people's homes. About 80% of the Dubai workforce are foreign workers, and many send remittances back home. With the debt crisis in Dubai, many jobless Filipinos have been racking up large debts on credit cards and other loans. It is a crime in Dubai to be heavily in debt. It could land them in prison. So while some would like to leave the country and look for other jobs, they cannot because of their debts. One of the biggest problems OFWs face is abuse by their employers through unpaid wages or salary. Other problems they face is poor working conditions, maltreatment by their employers, or changes in their contract. Sexual harassment, sexual abuse, and rape cases have also been reported. Ito naman po ang ating mga kapamilya mula po sa Dubai para magtanong kay Presidente Aquino. Pasok Dubai. Magandang umaga po, Ginoong Pangulo, mula dito sa Dubai. Napakarami na pong kaso ng karahasan, pang-aabuso sa mga OFWs ang naitatala dito sa gitnang silangan. Lantaran rin ang ginagawang paglabag sa karapatan ng mga manggagawa gaya ng contract substitution at pagkumpiska ng aming mga pasaporte. Ang tanong ko po ay may balak po ba ang inyong pamahalaan na tugunan ng malaliman ang ganitong mga problema gaya ng pagrepaso sa ating mga bilateral labor agreements na madalas ipangalandakan ng mga naunang administrasyon? Yung plano at balak, hindi po balak, ginagawa na po ngayon. Ay, si Secretary Baldos po ang isa sa mga madalas natin kausap sa lumang isang linggo. At tinatadami ko kasing kasari-saring kaso na yung pinakahuling naalala ko sa Malaysia, may dalawang mag-asawa na di umano, sabi na po eh, ginawa silang yung sa drugs o yung mule, no? Yung nahalin lang sila na may nagpadala ng gamit, ngayon nasa intensya na ho nakamatay, yun ho ang tinututukan natin. Meron ho naman sa Saudi Arabia, sa nalala kong detalye, nasa ilalim ng tulay. Hindi po, tinanong ko yung mga abogado ba dapat ibigay, eh naibigay na. At nasa natugot po sa atin ay, pumasok ko kayo no, na sa pagkatao po ni Secretary Baldos at saka ni Secretary Romulo, ito na nagpasuhin natin lahat ng mga bilateral agreements na yan at hanapan natin kung paano nga ba mapaproteksyonan natin mga kababayan. Aminin ko po sa inyo na priority muna itong mga nasa na death sentence ka ho o malapit mga death sentence. Yung po na tinututukan namin sa kasalukuyan dahil may urgency ho doon sa pangangailangan na. Maraming salamat, Mr. President. At sana